Ezekiel. Ang mensahe laban sa Amon. 25 kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, humarap ka sa lugar ng Amon, at sabihin mo ito laban sa kanya. Sabihin mo sa kanyang mga mamamayan na makinig sa akin, dahil ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, dahil natuwa kayo ng gibain ang aking templo, nang wasakin ang Israel at bihagin ang mga taga-Huda, ipapasakop ko kayo sa mga tao sa silangan, at magiging pagmamay-ari nila kayo. Magkakampo sila sa inyo, at kakainin nila ang inyong mga prutas, at iinumin ang inyong gatas. Gagawin kong pastulan ng mga kamelyo ang lungsod ng Raba, at ang buong Amon ay gagawin kong pastulan ng mga tupa. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi, dahil pumalakpak kayo at lumundag sa tuwa sa pagkutya sa Israel, parurusahan ko kayo. Ipapaubaya ko kayo sa ibang bansa para kunin ang mga ari-arian ninyo. Lilipulin ko kayo at uubusin hanggang wala nang matira sa inyo. At malalaman ninyong ako ang Panginoon. Ang mensahe laban sa Moab. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang Moab na tinatawag ding Seir ay nagsasabing ang Huda ay katulad lang din ng ibang bansa. Kaya ipapalusob ko ang mga bayan sa mga hangganan ng Moab, kasama ang ipinagmamalaki nilang bayan ng Beth Jeshimoth, Baal Meon at Kiryataim. Ipapasakop ko ang mga ito sa mga tao sa silangan at aariin din silang katulad ng mga taga-Amon. At ang Amon ay hindi na maituturing na isang bansa. Ganoon din ang Moab. Parurusahan ko ang Moab at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ang mensahe laban sa Edom. Sinabi ng Panginoong Diyos, gumanti ang Edom sa Huda at dahil dito'y nagkasala ang Edom. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, parurusahan ko ang Edom. Papatayin ko ang mga mamamayan at mga hayop niya. Gagawin ko itong mapanglaw mula sa Teman hanggang sa Dedan. Mamamatay ang mga mamamayan nito sa digmaan. Maghihiganti ako sa Edom sa pamamagitan ng mga mamamayan kong Israelita. Parurusahan nila ang mga taga-Edom ayon sa matinding galit ko sa kanila. At malalaman ng mga taga-Edom kung paano ako maghiganti. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang mensahe laban sa Filistia. Sinabi ng Panginoong Diyos, nagplano ang mga Filisteo na paghigantihan ang Huda dahil sa matagal na nilang alitan. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, parurusahan ko ang mga Filisteo. Papatayin ko ang mga Kereteo, pati ang mga nakatira sa tabing dagat. Sa aking galit, maghihiganti ako at parurusahan ko sila. At kapag nakapaghiganti na ako sa kanila, malalaman nilang ako ang Panginoon.